Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Coach Vogel, gusto ng patalsikin at makaganapan sa sagutan ni Dwight Howard at Anthony Davis. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Kanina ay natanggap na naman ng Lakers ang talo laban sa Phoenix Suns sa score na 115-105. Sa NBA ay hindi naman big deal kung matalo ka sa isang game. Ngunit sa mga nakapanood nga ng game kanina, alam nyo na hindi lang ito simpleng talo. Ito yung mga game kung saan magbibigay sa'yo ng mga kasagutan at katanungan. 115-105 ang score. Kung titingnan mo, hindi naman ganun kalaki ang lamang. Ngunit kung napanood nyo nga ang game kanina, alam nyo mga kaibigan na may mali talaga. Parang naglalaro nga ng NBA 2K ang isang bata na panay na ka-R2 lang at takbo lang ng takbo kahit nagkakalat na. Masakit sa mata ang pinakita ng Lakers sa second quarter at third quarter. Walang communication, madaming turnovers, mga pilit na tira at iba pang negatibong bagay. Ngunit isa nga sa mga katanungan sa game kanina ng mga fans ng Lakers at overall ng madaming basketball fans, si Coach Vogel ba ang tama na coach para sa team na ito na napaka-talented? Trending nga yan sa social media. Dahil kung titingnan natin mga kaibigan, sumusunod nga ang Lakers ngayon sa pattern ng 2012 super team ng Lakers noon. Ang 2012 super team noon ng Lakers ay nagkaroon ng 0 wins at 8 losses record sa preseason. At sinabi ng mga fans na okay lang yan, preseason pa lang naman. After 5 games sa regular season, ang Lakers ay may record na 1 win and 4 losses. At ano nga bang sumunod na nangyari mga kaibigan? Si Coach Mike Brown ay sinisante ng Lakers. So ngayon, clock is ticking kay Coach Frank Vogel. Madaming fans ang gusto na siyang masisante. At kung magpapatuloy nga ang hindi magandang performance nila, hindi na ako magtataka kung tuluyan ang mapatalsik si Coach Vogel sa Lakers. Ganun pa man kung sakali nga na tuluyan nilang papalitan si Coach Vogel bilang ang coach ng Lakers, back to zero sila mga kaibigan. Bagong opensa, bagong depensa, bagong rotation, lahat nga mga kaibigan ay gagawa ng adjustment. At ang mga adjustment na ito ay posibleng abutin na naman ng another 20, 30, 40 o kahit may git 50 games pa bago makabisa ng buong team. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay si Coach Frank Vogel ang tamang tao para hawakan ng team na ito? At sa game kanina mga kaibigan ay nakita din natin na nagkasagutan at tulakan si Dwight Howard at Anthony Davis sa timeout noong second quarter. Gumawa nga ito ng mga headlines at mas lalo lang nagbigay ng bad look para sa new squad ng Lakers. Sa post-game interview ay natanong si Dwight Howard tungkol dito. Ipinaliwanag ni Dwight Howard na nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni AD. Kapatid umano ang turing niya kay AD at handa siyang lumaban para dito. Gusto lang daw talaga nila manalo. Ganun pa man tinapos na daw nila ang argument na ito. Kaya naman hindi na daw kailangan palakihin pa ang issue na ito. Ayon nga kay Coach Frank Vogel ay minsan ganun daw talaga nagiging mainit ang mga usapan kapag tinatambakan na kayo. Ngunit okay na nga daw ang dalawa sa ngayon. Ang next game ng Lakers ay sa Lunes, 9:30 AM Philippine Time laban sa Memphis Grizzlies. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.